or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. I-minister yung mga mag-i-inherit ng salvation. Kontra ito dun sa mga katuruan ng mga cult, no? Kung saan ang mga anghel, kinausap sila, nagturo ng ano katuruan. Paano mo ma-re-reconcile yun, Kuya Joel? Sa Biblia, ang mga anghel daw ay nag-minister para sa mga mag-i-inherit ng salvation. Samantalang ang mga kulto naman, nag-claim sila na nakausap nila ang anghel, sila ang anghel na nagtuturo naman ng salvation. Ano bang, paano ba natin ma-explain yun? Kasing sinasabi ng Hebrews, ini-account sa Old Testament, di ba yun ang background doon? Nire-reminis yung mga katuruan, yung mga pangyayari, mga characters, circumstances doon sa Old Testament. Kaya letter to the Hebrews yun, napakarami nga. I think yan ang isa sa pinakamaraming quotation from the Old Testament. Kumisan, hindi naman quotation, kundi yung tinatawag na allusions, yung mga pinapatungkol. Ang mga babasa na sulat ng Hebrews ay marerecall nila kung saan bahagi ng scriptures ipinapatungkol yung sinasabi ng sulat. Sa Old Testament, marami naman talaga na tawag doon ipapapakita ng mga anghel. Yung parang diba sa UFO ngayon, maraming lumalabas sa UFO. Encounters. Ngayon, sa Old Testament, maraming angelic encounters, di ba? Limbawa, yung... Ang pinaka ano nung tanong ko? Yung anghel kasi, kaya nga anghel ang tawag sa kanila eh. Kasi yung pangalan nila, ang kahulugan, messenger. Angelos. Tama. Nagpaghatid talaga sila ng balita ng Diyos. Umabot nga sa New Testament eh. Hindi ba yung mga tawag dito? Yung mga shepherds? O di ba ang sino nagbalita sa kala na ipinanganak na ang Savior? Hindi ba anghel? Uh-huh. At sino nakausap ni Simeon? Hindi ba anghel? Sino nakausap ni Jose? Hindi ba anghel? Sino nakausap ni Maria? Hindi ba anghel? Pero hindi tama na magka-claim ang isang kulto na nakausap nila yung anghel. Sasabihin ng isang leader ng kulto, nakausap niya ang anghel. Kasi ang problema doon, ang hindi tama doon, yung nakausap niya ang anghel, ginagawa niya special. Ginagawa niya special siya dahil nakausap siya ng anghel. Hindi naman porke nakausap pa ng anghel, special ka na. Yung problema doon eh. Ang sinabi, sila nga sugo eh. Ang problema doon, paano ka naman sigurado ang anghel na Diyos yung makaanghel sa tanas yung kausap mo para ikaw ay gagamitin para sa pagpalaganap ng panilin lang sa mundo. O paano mo pang hawakan yun? Okay. Paano ka makatindi ako? Yung ba, kunwari ako, magsabi ako, nakausap ako ng anghel. Sinabi na ang hey, ako ay ako daw ang sinusubo. Madali sabihin yun at marami maniniwala kung hindi yung mga nakakapakinig hindi familiar sa doktrina ng Biblia. Sa nilalaman ng Biblia, sa aral ng Biblia. Paano naman yung sinasabi na, for example, yung sa si Joseph Smith, di ba tama na kinausap siya ng anghel? Ngayon, nung parang ang nangyari, yung anghel na yun na nag-umpisa nung iglesia ulit, di ba? Ang mangyayari nan, parang inaalis na yung kokontrol ba yan dun sa Ephesians 4 kung saan binanggit dun yung mga offices
Kasi lumalabas yung anghel, nagturo siya eh, patungkol sa New Testament at church. Kontra ba siya dun sa offices na itinuro ni Apostle Paul sa Ephesians 4? Oo naman, kasi nandun yung apostol, nandun yung propeta, nandun yung evangelista, or tama, evangelista, at pastoral guro. Ngayon, ay hindi naman po pwede na kabilang doon sa office ay yung anghel. Kasi mga tao yun na mga member ng iglesia. Saan mo ilalagay yung anghel? Ano ba siya? Kabilang ba siya sa propeta? Hindi, wala na pang propeta. Ilalagay mo siya sa evangelista? O yun, minabalitan ka bang evangelista ng anghel? Lalagay mo ba siya sa pastor? Eh kahit naman yata lahat ay naniniwala na ang pastor ay tao. Diba? Tsaka yung, of course, yung pastor na tinutukoy doon, hindi ko. Kaya, malabo. Pero yung claim nga, kahit bago pa tayo dumating sa talata ng Bible, marami nga nagkiklaim eh. Hindi na naman siya nagsusolo. O, paano naman din yung claim ng iba? O, yun yung Muslim, kaya natayo ang relihiyon ng Islam eh, dahil na sabi ni Muhammad, Muhammad nga ba? Muhammad. Muhammad dati. Sabi ni Muhammad eh, nakausap na yung ano, si Anghel Gabriel at sinabi, pinapasabi na siya yung suko. Eh, Gabriel din eh, Anghel din eh. O, paano yun? O, eh, bago pa naman niya si Joseph Smith. O, eh, matagal nang namamayagpag ang Islam. O, eh, kung papaniwalaan natin, bawas sasabihin ng tao, papaniwalaan natin na kinausap siya ng Anghel at sinasabi siya'y guro, eh, roll out na yung mga ano na yan, mga iglesia na yan. Kasi may nauna na eh. Eh, pwedeng i-honor mo lahat. Kailangan may ma-i-honor ka. At yun lang i-honor mo, siyempre yung nauna. Diba? Eh, kasi, bakit hindi po pwede na i-honor mo lahat? Eh, kasi kontra-kontra mga turo, magkaiba ng turo, paano yun? Eh, kung yun ay pare-parang galing sa Diyos, eh di lahat sila sugo. Oh, lahat na nag-claim na nakausap ng anghel, at sinabi sila ay sugo, eh di, ang problema, magkakontra, magkakalaban ng katuluan. So, paano yun? So, dun pa lang, makikita natin na hindi po pwede panghawakan. Sapagkat, pag pinanghawakan mo yung ganyang batayan para magkaroon ka ng credential or credibility or appointment, ang appointment mo ay dahil sa anghel, pagulo na. O, di ang sinasabi nga sa Biblia, ng kaayusan. O, yun na, sana yung dalisin ng doctrine. At saka, tapos na ang Biblia. At si, ang meron mo ng, kumbaga, meron ng mga nakausap ng anghel. O, di ba si Apostol Pablo, nakausap ng anghel. At siya nga ay, hindi lang anghel, kasi una-una, kumakasap sa kanya, pakikin sa Kristo, sa Espiritu. Paano pa, meron ng una nag-claim, bago pa yan, 700 years pa, no? Noong 780, noong si Muhammad ay mag-claim, ano pa, ano, nabuo na ang Biblia, si Apostol Pablo, ano na, nakapag, kinilala na siya sa mga mananampalataya, kinilala na siya na siya ay may kapahayagang galing sa Diyos, nakausap din niya ang anghel, at ang ano doon, pero patunay, yun yung patunay. Ang patunay doon ay yung mga tanda, mga pala, yung sabi natin sa second Pentecostal test, tanda ng pagkakustol. Kung may magtuturo, may sinasabihin sila ay para padala din ang anghel, kailangan kapareho ng turo ni Apostol Pablo. Alos naman lahat ng puro mga kontra sa katuro ni Apostol Pablo, hindi po pwede. Kaya, i-roll out na yun. Alisin na yung batayan para tanggapin mo ang isang tao na galing sa Diyos ay dahil nakausap niya. At tandaan natin, yung pagkausap ng anghel, hindi yan something na extraordinary. Dahil common yan sa mga
sa Old Testament, commonly sa New Testament, na kumakausap talaga. Eh, di ba paano yung mga shepherds? Kinausap yun ng anghel, edi sila yung mga subo pa rin. Kung hindi naman, ano natin? Di ba, napakarami noon na kinausap ng anghel. At napakarami nakita mga anghel, di ba? Dahil nag dahil nag-awitan yung mga anghel. Glory to God in the highest, di ba? Din yung mga shepherds yun, mga pangkaraniwang tao yun. Wala naman tayo nabalitaan na naitala sa Biblia yung mga shepherds na nakausap ng anghel. Nagkanya-kanya at nagtayoan ng kanya-kanya ng mga sarili iglesia.